Hello guys, si Rinal Banda to ng Buhay sa Cruise Ship. At binabati ko po kayo lahat ng mga members natin ng Working Pinoy Cruise Ship. Si Admin Rinal po at your service. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa galley utility. Yung mga nag-a-aspire po na makapagtrabaho sa barko, ito po ay stepping stone paangat. Marami na po akong kilala mga galley utility dito at ngayon po ay naging cook na sila. May mga nagtatanong din po guys kung ano daw ang kaibahan ng galley utility sa galley steward. Pareho lang po sila. Magkaiba lang po sila ng tawag depende sa agency o sa barko na ina-apply niyo. Ano po ba mga qualifications sa galley steward? May experience po dapat kayo na at least 6 months sa hotel or sa mga restaurants bilang dishwasher. Kailangan po guys, meron po kayong mga kaalaman sa mga dishwashing machines at saka sa USPH. Ito po yung United States Public Health. Magkano ba ang sahod ng mga galley utility? Sa ibang agency, katulad na nung tinanong ko kay Admin Ruth, sa Viking Sea Raw is $780. Tapos sa ibang barko din, umaabot ito ng $1,000. So, depende po yan sa barkong mapapasukan nyo. Atin pong papasyalan ang isa nating kaibigan na itatrabaho bilang galley utility. Susurprisahin po natin siya sa kanyang station. Alamin po natin kung ano yung mga ginagawa niya. Hi bro! Kamusta? Ito po isang galley utility ng cruise ship. Focus muna ako na i-pre-wash natin ito. Pamata natin ng ayos dito sa rack. Sa rack. Okay, sige nga, pakita nga natin na Angelo kung anong ginagawa mo rito. Guys, ayan po si Angelo. Isang marangal na trabaho kanyang ginagawa. Buhay sa cruise ship. Ayan po. Ah, sa lansang. Pre-wash mo muna. Okay. Ayan, bros. Ayan, bumabati pa siya habang nagbubugas. Okay, di, sige. Ano siya? Kapata ng upside down. Okay. Yan pala yung machine na ginagamit mo. Ito yung dishwash machine natin. Pag-start niya, ganito. Ah, ganun lang. Ganun lang. Oh, napaka-simple. Eh. Pagkagaling sa machine, dito siya sa clean area. Okay. Then i-air dry niya siya. Okay. Medyo air dry na, pwede siyang i-pick-upin. Ilan taon ka na nagtatrabaho ngayon? 5 years. 5 years na sa kumpanya na to. Grabe. Ayos ha. October 5 years. Happy anniversary. Ano naman masasabi mo sa ating mga kababayan na nagdanais magtrabaho sa cruise ship? Taga lang kayong mag-apply. Isipin yung pamilya nyo. Yun, salamat kayo sa Diyos. Isipin nyo rin ang mas na inabukasan nyo. Marami ka na rin bang naipon sa 5 taon na yan? Oo, na may naipundan na rin ako. Meron na kami pamanang lupa galing kay Lolo na so hindi namin bibili ng bahay or ano. Mm-hmm. Itong bakasyon at kasi bumili ako ng kotse. Oh wow, okay. So, Toyota Wigo. Toyota Wigo, so okay. Yun, para may pangbasyal-basyal. Oo, okay. Para sa, kasi ang hirap ng transportation sa amin, so hindi mo na kami bumili, plan bumili bahay sa iba. So, bumili lang kami ng kotse. Yun, then, tapos yung lupa namin malapit sa bukid. Ayun din, kada bakasyon ko, nag-invest ako, papatanim ako, tanim-tanim marami. Ayun, ang pinaka may importante sa pagbabarko, no? Yung mag-iipon ka, mag-invest ka, hindi yung lastay ng pera dito. Oo, no, lastay, mga luho, sugan. Oo. So tama yung ginagawa mo. Ito rin pala si Jericho, ayan. Kasama niya. Busy. Yeah, si Jericho. Alright. Salamat Angelo sa panayam na ito at marami kang na-inspire na mga nag-aspire na makapagtrabaho din sa barko. God bless bro. Thank you. Guys, binabati ko nga pala ang ating mga members na si Jeff Lopez, si RV Aguilar,
si Melissa Valeza, si JR De Las Reyes, si Rolly Amatiaga, si J. Mark Lams, na ngayon ay makakapag-barko na this November, si Lemon Black, si Annalyn, si Sed Lerin, si John Maguan, si Jing Rania, at si Jamie Redoble. Sila po yung mga active din na mga members natin ng Working Pinoy Cruise Ship.